Ayan, magandang umaga, Ital Pinay. Dito ko naman kayo ipapasyal ngayong araw ng mga santo. Ayan, holiday dito sa Italy. Tingnan nyo naman, di ba? Ang ganda ng view. Tingnan nyo, nasan tayo? Tayo ay nasa Sermoneta. Isa na namang historical place na ibabahagi ko sa inyo, mga ka-Ital Pinay. Ayan, tingnan nyo naman oh. Ayan ang Sermoneta. Bundok na naman. Napakaganda. Kaya, stay tuned lang kayo. At mamaya, tingnan natin kung ano naman ang kanilang specialty. At ang kanilang magandang lugar na ipi-feature ko sa inyo. Ayan o, tingnan nyo naman, di ba? Tingnan nyo gano'ng kaliliit ang mga kalsada. Sakto lang ang isang sasakyan. O, ayan o, tingnan nyo o. Ah, mga borgo na naman yan ang tawag nila dito. Mga medieval, mga antique na lugar dito sa Italia. Ayan, ipapasyal ko kayo at i-feature ko para malaman nyo ano ba ang lugar na ito ng Sermoneta. Tingnan nyo naman, oh, di na kailangan ng pintura ng mga buildings kasi, ayan, natural rocks lang. Tingnan nyo, oh, ayan. Parang sa Stone Kingdom ng Baguio. Pero ito ay talagang ganito na ang kanilang pagbibuild ng mga houses noong unang panahon, di ba? Ng mga Roman Empire. Oh, cute na mga bahay. Ayan, magpa-park na kami. Oh, sige, mamaya ulit. Bye! Dito sa Italy, kahit saan ka pumunta, may olive trees. Ayan, yan yung mga tanim nila na everywhere ay mga tao talagang itinatanim dahil parang tree of life yan sa kanila. So ayan o, malabulubundukin talaga sa bundok. Lahat, makikita mo, olive trees. So ayan, tingnan nyo yung mga olives o, mga bunga nila, ayan o. Ayun, dami. Hindi pa na-harvest dito. Black olives itong mga to. Ayan, tingnan nyo. Nasa mountainous area. Ayan ang aking hobby. Tingnan mo, olives lahat yan. Oh. Kahit saan ka pumunta dito. Kahit dito sa Sermoneta. Ayun, ang pupuntahan namin. Maglalakad kami mga 10 minutes walking daw. So, kakayanin naman siguro. Ayan, oh, diba? See you later! Ayan, eto na. Nakarinting na tayo dito sa Sermoneta. Eto na yung palasyo. Yung castle, diba? Eto na yung castle kanina na nakita natin. So, bibisitin na tahin natin siya ngayon para makita nyo kung maganda at of course, pasyal din kayo, di ba? Eto na, si Javi, tsaka ako. Hello. Of course, Ital Pinoy, Ital Pinay. Another trip today, yeah? Of course, another trip. Ayan. Yun ang ganda. Oh. Ayan. Okay, mamaya ulit. Bye-bye! Nakasulat, this is 15th to 16th century ang lugar na ito. Imaginein mo, nag-e-exist pa talaga na ganito kaganda yung mga lugar, di ba? Oh, ayan. 15th, 16th century. Tingnan nyo naman dito, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ang ganda, di ba? Dito yung mga matatanda, nakatira pa rin sila.
Tapos tingnan mo pati yung tubig, masarap inumin kasi lahat fresh dahil galing sa bundok. Tapos yung mga old people, tumatanda talaga sila kasi malamig yung hangin, malinis, 'di ba? So ayan. Oh, mamaya ulit. Ayan, tingnan niyo naman para pumasok yung hangin. Yan yung mga borgo nila. Tingnan niyo, oh. Oh. See, ang ganda. Ang ganda. Mga simbahan. Oh, happy Halloween! Tingnan nyo, oh. Taas. Ayan. Okay, mamaya ulit. Pasok naman tayo ngayon sa simbahan. Tingnan natin paano naman yung loob. Diba? Tingnan nyo yung mga bahay. Ayan, no? Tingnan nyo. Oh. Ayan. Mga restaurants, underground. Daming tao. Let's go, honey. Okay. Ito naman yung simbahan ni Saint Giuseppe. Maliit lang siyang simbahan, pero napaka-solemn niyang tingnan. So ayan, may mga 15th century na church. 15th century. Ayan. Ganda. Ayan yung mga Roman ruins. St. Joseph Church. Ayan. Okay. Tingnan nyo naman. Kaganda-ganda. Ayan o. Oh. Ang ceiling. Restaurante. Ayan, tingnan nyo naman. Ang restaurant, diba? Tingnan nyo naman. O, pati mandarins. Ang dami niyang bunga. O, ayan, yung mga souvenirs sa shoes wall. Ayan, o, tingnan nyo. Mga gawa nila yan. Cute ang headphones. Diba? Tingnan nyo, nasa kalsada lang yung mga kumakain. O, oh, ayan, o. Oh. Menu Halloween. Karaniwan. Typical dito sa Italy is kumain along the street. Ayan. So, ayan yung mga usong-uso, pati kasirola. Yung mga sinaunang kasirola. Ayan, o. Oh, nakasabit, di ba? Oh, tingnan natin yung souvenirs. O, oh, ayan, o. Oh. Naka-sale pa daw. Di ba? Oh, ayan o. Naka-sale pa daw 50%. O, di ba? Ayan, dami ng tao. So, tuloy-tuloy lang tour natin. Paki-like and share naman. Oh, ayan. Alam nyo naman, dito sa Italy, ang mga Italiano, basta may araw, mahilig mamasyal, kumain. Tingnan nyo naman pagkain nila, oh. Ayan. Amaya, pati yung pagkain ko, papakita ko rin sa inyo. Okay, by the way, mga guys, tingnan nyo naman, oh. Lumang TV. Diba? Oh, ayan, oh. Ganda, diba? Kahit saan. Sa kalsada lang, restaurant na. Ayan. Wine. Mamaya ulit. Ayan. Wines. Gawa rin nila yan. Mga pies. Tingnan nyo. Puno. O, diba? Ayan yung difference of wines. O, barbecue ulit. Ayan. Okay. Mountain food. Ano ba yung mga mountain food? Ayan. O. Pasta, pizza. Tingnan nyo naman. O, diba? O, ayan. Daming tao. O, diba? Ayan. Where are we going? Okay. Dito puro akyata. Malabundok, bulubunduking mga kabahayan. Ayan. Diba? Mga bahay.
Oh, ang ganda ng mga souvenirs nila. Yan. Tingnan nyo. Paakyat tayo ng paakyat. Pataas tayo ng pataas. Magawa sila ng truffles. Ano pa? Wines. Honey. Oil. Gawa nila lahat yan. Diba? Tsaka ano pa? Oh, marmalades, kastanyas. Oh, di ba? Ang dami nilang mga produkto. Liquors. Mm-hmm. Okay. Ayan, oh, Diyos mio. Ang ganda ng mga tirahan ng mga matatanda na dito. Tingnan nyo, 15th century and 16th century buildings. Kung makikita nyo, talagang napaka-historical. Ang gaganda. Tingnan nyo naman yung kalsada, mga cobblestones. Ah, kaya yung takong. Ayan. Oh, ganda. Oh, sweets naman ang ginagawa nito, mga homemade. No, no. Ayan. Ayan. Attimo. Oh. Diba? Yan. Wow! Kaya kung medyo mahina-hina na ang tuhod mo, mag-tour ka na ngayon. Tingnan nyo, oh, yung mga cactuses, oranges, mandarins. Diyan lahat. Ah, tingnan mo naman yung cactus. Diba? Coppers. Ah, capers. Okay, these are capers. Okay. Oh, tingnan natin. Ito na may mga capers. Okay, capers din. So, yung capers, napakasarap niya na ilagay sa sersyadong isda. Oh, di ba? Kaya pag magluluto kayo, ayan, masarap. Subukan nyo yung may capers. Aya? Okay. Oh, ito na pala yung restaurante kung saan kami nag-reserve. Oh, di ba? Ang ganda. Tingnan nyo naman. Okay. Dito kami nag-reserve na restaurant. Tingnan natin kung ano ang kanyang i-offer. May mga kastanyas din siya. So, dito siya sa building na to. Okay. Alright. Welcome! Franchi! Dimmi. Dimmi fuori caso va... Naman ang aming simula sa lunch. Ito ang, of course, red wine na gawa dito sa kanila mismo. At saka ito, fagioli. Ayan, mga luto nila yan. Lutong bahay. At saka ito, ano to, daddy? Ricotta e noci. Ricotta at saka honey with walnuts. Yeah. Of course, cheese. The bread. Ayan. Diba? Simulan na natin ang ating adventure for eating. Bon appetito. O, tingnan nyo. Tagay na. Tagay na. Tagay. Tatagay na kami. O, anong sasabihin natin? Chin-chin. Chin-chin sa Italiano. Cheers. Diba? Chin-chin. O, bago nyo inumin ng inyong wine, dapat iikot muna siya para daw maalis yung mga acid ng wine. Tapos, aamuyin nyo rin muna siya. So, is it right, honey, that you have to smell the wine before drinking, right? Oh, yan. Yan yung kultura nila na ginagawa para sa wine. Okay, enjoy! Mulan na natin ang ating meal. So, ito yun. Ricotta cheese na may nochi or walnut. Lagay natin siya sa bread. Mmm! Yummy! Siyempre ba naman, 18 years na ako dito, kaya lahat ng mga pagkain ng Italian, nasanay na ako sa lasa. Mmm, sarap, di ba? Mmm, ito yung specialty nila.
Ikot-ikot? Amuyin? Mmm, ang bango ng wine. Tagay na. Diba? Yan. Natin yung menu ngayon. Okay, allora, la pasta fatta in casa, sì. Le pappardelle di grano duro e le facciamo con porcini e tartufo. Solo porcini, ragù bianco di cinghiale e una salsa che facciamo noi che è con noci, salsiccia, finocchietto e parmigiano. Poi come formato di pasta, se non vuole pappardelle che sono un po' più spesse e rimangono al dente, abbiamo le fettuccine. Okay. Oggi abbiamo fatto anche i ravioli con ricotta e spinaci e pancetta e salsiccia dentro. Okay. Allora? Hai capito tutto? Dai, no. Porcini, porcini e tartufo, cinghiale. Questo porcini e tartufo. Porcini e tartufo. Sì. Allora. Che pasta vi piace? Ti piace larga e un po' al dente? Sì. Se no ce l'ho fina. No. Io secondo me è una, what sì, do you facciamo, think? Sì, allora, one and one. Porcini e tartufo tu? Ok, con le pappardelle. Pappardella, porcini e tartufo? Sì. E io prenderei invece quello bianco di cinghiale, però tagliatelle. La fettuccina? Sì, scusa, la fettuccina, sì. Perfetto, ok. Ok, ce la dividiamo. Sì, sì. Poi per dopo vediamo un attimo. Sì, tanto la pasta è bella abbondante, quindi. Sì. Grazie. Sono tranquillo così, signore. Ok, o narinig nyo ha? Walang English dito. Kaya dapat naintindihan mo na rin. Kasi pag hindi, karaniwan ng restaurante, puro Italian lang, hindi sila nag-i-English. Yun ang problema sa kanila. So kung foreigner ka, dapat may kasama kang taga rito na mag-i-explain kung ano yung kakainin mo. Kasi nga, wala naman siyang dinalang menu, di ba? Paano naman yun? So walang nakasulat, hindi mo alam kung ano kakainin mo. So sasabihin lang niya sa'yo, ang bilis-bilis pa. Matatandaan mo ba kung di mo alam yon? Siyempre hindi, di ba? O ayan, kaya eto, marunong na ako mag-Italian. Ako na lang magtutur sa inyo. Tama? Pero babayaran mo yung pagkain ko! Ito pa, ito naman yung ginisang beans at garbanzos na ilalagay niyo sa tinapay para sa starter niyo. So ayan, di ba? While naghihintay ka doon sa order mo. So, kung makikita nyo rin dito, kung wala kang reservations, kahit na nandito ka lang sa kalsada, nasa initan ng araw, dito sa Italy, yan, tingnan nyo. Kahit gano'ng kakayaman, sa kalsada ka pa rin kakain sa initan. Tapos, kahit gano'ng kaganda ang bag mo at yayamanin, naka LV ka, Louis Vuitton, nasa baba lang yan. Tingnan mo, sa sahig lang, sa simento. Kamahal-mahal ng bag mo sa simento lang, diba? Tingnan mo naman yun. Oh, wow, lol. Oh, diba? Ganyan din ang bag ng asawa ko. Ayun, oh. Nandun. Oh, diba? Kaya, kayo, okay lang yung mga artistahin dyan. Nasaksakan ng yabang. Naka Louis Vuitton, naka Chanel. Ayan, oh. Nasa sahig lang, nasa kalsada lang, di ba? Oh, tingnan mo, oh. Ayan. Tingnan mo naman yung LV niya, oh. Nasa baba lang. Oh, sige, tuloy-tuloy pa ang ating pag-feature. Kung typical food or cuisine nila dito sa Sermoneta, this is pappardelle kasi mas thicker pasta daw siya with tartufo. Ayan, tartufo sauce at truffles. And funghi yun yung mushroom na porcini. Ito naman yung kay Javi. Explain it, what is this? This is a white sauce of wild boar. Wild boar sauce. With pepper and rosemary. And the pasta? And this is tagliatelle. Tagliatelle pasta. Okay. Because buon appetit! Okay. Homemade lahat yan. Ayan, mga ka-Ital Pinay. Alam nyo ba na ang truffles ay mahirap hanapin? Ito ay nakukuha lang sa bundok karaniwan. Siyempre kasi isa siyang kind of elite na klase ng mushroom. It's a kind of mushroom, daddy, the truffles? No, because they live underneath the soil. Okay. So there are special dogs that they are trained to find out this truffle, and they are one of the most expensive food product of the soil. Mm. So they can even arrive to 10,000 per kilo. They're really rare. Imagine the rare truffles. It cost about 10,000 euros per kilo. Per kilo. Ganun kamahal.
Kaya nga yung mga Hollywood stars like Tom Cruise, nakikipag-bid pa sila dito sa Italy kung sinong mananalo kapag yung truffle na nakuha nila down the soil ay talagang rare at saka special. Mm. Ito yung mushroom. Mm-hmm. With truffles. Yung truffles, medyo particular lang nung yung amoy niya. Pero, napakasarap niya. Nilalagay yan sa pagkain, sa mga tsokolate, di ba? Yung mga truffle steak. Mm. Truffle chocolates, yung mga iba-ibang klase ng chocolate, nilalagay nila lang. Truffles, di ba? Mm. Kasi nga, ito ay isang napakamamahaling ingredient na mahirap hanapin. Mm. So, ito yung ating truffles and porcini. Pasta. Pappardelle, homemade. Pasta made of egg, flour. E amore. And of course, love. Amore daw. No? Gawa nila dito yan. Mahilig gumawa ng mga homemade, ang mga Italiano. Pa ito yan. Ginagawa nila para siguradong authentic yung kanilang mga produkto. Masarap. Diba? So, yan yun. Hmm. Sarap, diba? Kain tayo. Ayan. Pappardelle with truffles. Hmm. Enjoy! O, ito naman yung tagliatelle ng hubby ko. In order niya, mas maliliit siya doon sa pappardelle. So, ito yung tipo ng pasta na homemade with egg yan. So, ito yung pappardelle with black boar. So, ano ba naman yung wild boar na yan? Ito yung baboy damo, yung kulay itim na baboy na walang kakule cholesterol. Sobrang healthy siya at maganda siyang kainin kasi, di ba nga, ang kinakain lang nila, mga gulay, halaman, at talagang mahirap silang hulihin. Dito, mahilig silang mag-hunt ng mga ganun. Tsaka delikado din mag-hunt ng wild boar. Mm. Yan. Medyo particular yung lasa niya. Para din yung truffles. Kaya, medyo, siyempre, kung hindi mo pa natitikman, punta kayo sa mga mountainous region dito sa Italy. At yung number one na tikman nyo ay yung ragu or sauce na may wild boar. Hmm. Yun yung typical na mga mountain food. Kasi yung mga mountaineer, hunters, every weekend, ina-hunt nila yan. Pupunta sila mga bundok, may dala sila mga rifles. Tapos, ina-hunt nila yung mga wild boar. Tapos, pinagahati-hantihan din ng mga hunters yung karne. At dadali nila sa slaughterhouse para i-check at saka tingnan kung masarap, suriin kung masarap ba, ay kung safe ba siya kainin, di ba? Baka mamaya may sakit yung baboy mo. Kaya lahat ng to ay na-control naman ng quality controller sa kanilang slaughterhouse. Hmm. O, ayan. Ito yung aming first course. Tingnan naman natin kung ano yung orderin namin for second course. Okay. Second course na second tayo. Mm. Abbiamo capretto al forno. Okay. Capretto. Maialino al forno, speziale, tutti i bocconcini o un brasato al barolo? Che è di più qualità. Eh? Capretta? What's that? Capretta is a goat. Goat. Small goat. Okay. Otherwise, oink. Oink, babui. Okay. Or pork. Roast of cow. Roasted cow? Yes. Cow. Beef? Yes.
Okay. Mixed grill. C'è qualcosa tipo misto grigliato, qualcosa del genere? Misto di grigliato, qualcosa del genere. No. Ah, ok, qualcosa salsiccia, oink oink. No, nothing. No, non ne facciamo. Ok. Ma ieri detto che sono a pezzi, vero? Sì. Babui. Babui. Ok, pork. Sì. Facciamo uno, stringiamo? Uh-huh. Okay. Sì. Poi se ti piace prendiamo una porzione. Non sono grigliati, vero? Non è grigliata. Sì. Non è grigliata, no. Vero? No, ok. E, oven roasted, ok. Cicoria, broccoletti o patata al forno? Patata al forno, grazie. Patata sempre forno. Una, per favore. Sì, perché sta dietro a lui. No, perché non ce la facciamo. Grazie. Grazie. Di ba narinig niyo naman ano yung second course? Diyos ko, pag di mo naunawaan, sino mag-explain sa'yo? Ano ba yan? O di ba, kaya nalalakas na ako ng uminom eh. Tingnan niyo, oh, ito na lang yun. Oh. Oh, ayan. O di ba, ayan na lang siya. O, oh, inom na lang tayo. Alla salute. Alla salute. Alla salute. Anong order natin, Daddy? Baboy. Okay. Anong luto? Arrosto. Roasted. Roasted pork. Roasted oink oink. Ayan, ito na yung secondo namin. This is the beef with... Cooked in wine, red wine. Cooked in red wine. Barolo. Barolo with the red wine. And our side dish in contorno. Yan, contorno ang tawag. Roasted potatoes, yes, with rosemary. And ayan na, buon appetito. So, ayan, dito pa rin tayo sa Ghost Restaurant, mga kaibigan, dito sa Sermoneta. Tuloy-tuloy lang. Ito yung ating beef with Barolo wine na niluto nila ng slow cooking. Ayan, may konting sauce siya, kaya tikman natin kung ano ang lasa. May mga carrot siya, tsaka mga celery, mga spices, mga aroma para okay. Mas sumarap siya. Tap na din natin siya ng bread. Oh, ayan. Diba? Laging may bread o pane dito sa Italy. Laging kasabay ng pagkain nila ang kanilang bread. Ayan. So, tikman natin. Ito ay slow cooking beef na sobrang tender. Mm. So, para din yung asado mechado sa atin sa Pilipinas. Kalasa siya. Tingnan niyo. Oh. Sobrang red yung kanyang meat, tender. Mm. 'Di ba? Tingnan niyo. Oh. So ito 'yon. 'Di ba? Red, tsaka tender. Talagang matagal yung pinakulo kaya. Malambot na malambot. Mhm. Later on. Tuloy-tuloy lang ang kain natin. Veramente sì, infatti. Se lasciai a casa era meglio. Come andare dietro a te, Anna? Grazie. Voleva perdere così come ho fatto io. Sì, eh. Sì, infatti. Dove andate il gatto? Sì. Grazie, ok. Castle ng Gaetani. So nakikita nyo, ang daming pila, ang hirap pumasok. Kaya hindi ko na rin siya papasukin. Kasi nga, bukod sa maraming pila, bago ka makapasok, kailangan may guided tour din. So, since gusto lang nating makita yung lugar, eto na, i-feature ko na lang siya ng ganito. Katapat siya ng mga restaurants. Ayan, makikita nyo, ang daming tao. Ayan, o. Oh. Castello Gaetani. Eto yon. Yung castle dito sa Sermoneta. Ayan. Hey, now we will try the biscuits. They are artisan cookies. Mmm. Yummy. Okay.
This is the antico biscottificio. Yeah. Try. They have lemon. Lemon. Mm, I told you. Very good. Prego, venite, vi faccio assaggiare. Very good. Try them. Riccardo Caldo, limone. Prego, vieni. Typical cookies from Sermonetta. The animal cookies Milan. Fresh na fresh, bagong luto. Ayun, ang init. Hi. Hello. Gumagawa siya ng mga cookies and biscuits. Ayan, dito sa Sermoneta. Diyan sila magaling eh. Ayan o. Dami niyang ginagawa o. Free tasting din. Say hi to my followers all over the world. Hello, Pure Italian. Ayan, bumibili ang aking hobby. Sarap. Sarap, sarap, sarap. Mga cookies. Oh, mga tarts. Oh, ayan yung lard nila. Tingnan niya naman. Hmm. Diba? Sarap! Mga cookies. Ang dami-dami. Wow! And punta naman tayo dito sa mga puppet or personaggi na mga gumagalaw daw. So, eto yan yung via na kung saan daw yung mga personaggi na gumagalaw. Yun yung mga bagay na gumagalaw. So, parang pag makikita mo siya, ayan, mga kabahayan. Tapos, bigla mo na lang madidiscover, may mga something to sila na mga matatagpuan mo dito. So, ito yung mga kastanyas, Daddy. Look. Kastanyas. Look at them. O, ito naman ang itsura. Ang itsura ng kastanyas. Ganyan siya. Ayan o. So, yan ang kastanyas. Pag nalaglag siya sa ground, lalabas yung kastanyas. Ayan, may tusok-tusok. O, ayan yung bahay nila. Tingnan mo. O. Bed and breakfast pala to ng prinsesa. Yan nakasulat. O, ayan. Tuloy-tuloy. Punta tayo dito. O, ito yung mga old people na kung saan nila dinadala para magbakasyon ka na. Tingnan nyo, ang daming bunga ng mga oranges. Ayan. Sarap magpitas. So, ayan. Tuloy-tuloy ang ating tour dito sa Sermoneta. Ganyan, pagtanda mo, paano ka paakit dun? O, di ba? Matanda ka na. Hindi na pwede. Kaya, yan, tuloy-tuloy. Ang ating pagbibida dito sa Sermoneta. Tingnan natin. Ang ganda naman ng bahay, Daddy. Look. Okay. Ayan o. May mga underground. Tingnan mo. Cute naman ang bahay. Ayan. Oh, mamaya ulit. Da sinistra. Dani mi cammini. Sì. Museum of the... I nomi che sono sui personaggi sono tutti originali e qualcuno è ancora. Ah, ok. Ito yung museum ng mga gumagalaw na mga bagay. Ito pala yun. So, gawa nila lahat yan. Ayan. Cute naman lahat kasi diyan magagaling mga Italiano kasi gumawa ng mga bagay na mga ganyan na gumagalaw yung mga lumang gamit nila. Ayan, so bawal daw hawakan, yan ang ibig sabihin yan. O, oh, ayan. Makikita nyo. Cute. So, kasama ito for free visit sa museum. Yung mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw,
dinedemo nila. So ayan, ang galing ng gumawa kasi mechanical. Diba? So, mga lumang pako, lumang gamit, nandyan lahat. Ayan. Mga ginagawa nila. Sila magaling sa mga imbe-invention. Kita niyo naman, mga magaling sila sa pag-iimbento. Ayan. Na-appreciate natin yung art. Nagluluto, gumagawa ng pizza, nananahi. Ayan. At yung mga teapots nandito nakasabi. Diba? Yan yung mga buhay-buhay sa araw-araw na ginagawa natin. Dine-demonstrate nila. At yung mga lumang susi, nandyan din. So, ayan. Elementary school daw po. So, ayan, nag-aaral yung mga bata. Naka-demonstrate din. Tapos, mga bari. Ayan, pati simbahan. Diba? Ganda. Matatanda ngayon. Oh, may arinola pa. Oh, tingnan nyo naman. Hard work talaga. Diba? Kasi yung buhay noon, ayan, bagong panganak siya. Oh, ayun, no. Diba? Pati kumadrona nandun pa. Oh, ayan, ang ganda. Ha, nagpapadede siya ng bata. Ayun, no. Tapos, oh, nakaharap sa kanya. Ay, may dala siyang bata. May bit-bit pang isa. May nasa crib pa. Ayan o. Ito naman, anong ginagawa niya? Nanguhula. Diba? Ayan o, nanguhula siya. Oh, hulaan niya ang aking kapalaran. Na ako daw ay mas lalo pang suswertihin. O, ano naman ginagawa niya? Negosyo. Nagtitinda siya ng mga manika. Oh, ang galing. O, ayan o. Gawa siya ng wool. Ayan. Ayan naman, sinulit. Ayan naman, nagugonsilyo. So, panahian ito ng iba't-ibang klase. Ayan. Maraming salamat sa panonood. Like and share and subscribe on my channel. Ayan. Ito yung mga local products nila. Hello! Ciao, signore! Castañas! Ecco! Look, you can follow, share, and like my videos! Thank you for subscribing! Ayan, niluluto yung castañas. Ayan, inahati niya na. Binubuksan niya muna para lutuin niya na doon at i-roast niya. So, ito yung mga kalabasa.
Ayan, iba't ibang uri ng itsura ng kalabasa nila. So, gumagawa sila ng mga pagkain made of kalabasa. Ito yung mga wines nila. Tapos yung mga prosciutto, yun yung mga ham nila, puno ng mga spices. Ayan, para mag-conserve. Ayan, so, ito naman, paano nila lutuin yung kastanyas. Ayan, nakikita nyo ba? Umaapoy! Umaapoy pag-roast ng kastanyas, di ba? Ayan! Tingnan nyo, oh! Maluluto siya dyan. And masarap kainin. Puro mga homemade yan, mga kabayan, mga ka-Ital Pinay. Oh, di ba? Sarap! Ayan. Okay, ciao! Bibili naman ako ng kastanyas. Ayan, mga ka-Ital Pinay, si Steven. Gwapong gwapo. Ayan, oh, niluluto. Pabili nga, please. Eh, Steven. Ay, bravo, bravo, eh. Okay. Ayan. Onsa kitina me? 5 euro dito, vero? 5 euros. Convert. 5 euros? Magkano yan sa Philippine money? Hindi ko alam. Kayo na mag-convert. Di ba? Sarap. Mainit na mainit. 300 pesos daw. O, ayan. Sino bibili? Kakain ng kastanyas. Ako na yon, ciao. Yung kanyang mga kastanyas. O, di ba? Flower for you. Flower for me, kastanyas. Ah, oh, cozy? Okay. Okay. Thank you. Yum, yum, yan eh.